Sa Metro Manila naman, kung saan naka-heightened alert ang pulisya, naghigpit sa mga checkpoint at mga matataong lugar, lalo't palapit na po ang mga simbang gabi. Pinalawig din ang termino ng magre-retiro na sanang PNP chief at nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng pambobomba sa gitna ng isang misa sa Marawi City kahapon, itinaas ng PNP ang heightened alert sa buong Metro Manila. Ibig sabihin po, yung 75% ng total PNP strength po natin ay expected po natin na lalabas po para po masustain po natin yung police visibility and police presence natin. Mas pinalakas ang mga checkpoint tulad sa border sa pagitan ng Metro Manila at Bulacan gamit ang mga K-9 team. Dobling pagbabantay rin ang ginagawa ngayon sa mga terminal ng bus, mall at iba pang matataong lugar. Pati na rin ang mga place of worship ay kasama rin sa tinututukan. Lalo't by December 16 ay start na po ng mga simbang gabi. Ang mga delikadong component na nakakapinsala ay concealed po yan. Kaya kailangan po natin yung mga technical services, lalong-lalo na po yung EOD K-9 units. Nakakatakot, promise. Kaya parang reassuring na may ginagawang routine check na ganito. Pagtitiyak ng PNP, walang dahilan para matakot ang mga taga-Metro Manila. Wala ron umamonitor na banta ng terorismo, pero kailangan pa rin maniguro, lalo na ngayong holiday rush. Nothing to worry, sir. Sabi ko nga po kanina, sir, ang ating chief PNP ang nagsabi kahapon pa na that PNP is on top of the situation. Wala po tayong nare-receive na natatanggap na any serious threat, particularly here in Metro Manila. Nangyari ang pambobomba sa Marawi kasabay ng 56th birthday ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na huling araw din dapat niya sa serbisyo bago magretiro. Pero ngayong araw, inanunsyo ng Malacanang na pinalawig ang pagiging PNP Chief ni Acorda hanggang March 31, 2024. I am truly honored and humbled by his continued trust and confidence in my capability. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.